Naghanap ka ba ng property? Need assistance for land title transfer? Lapit na sa maaasahan at subok ng mapagkakatiwalaan. Real Property Finder or PRF Realty Services. At your service! Isa ka bang OFW, employee, or retired employee na naghanap ng magandang retirement investment? We will find it for you. Dahil we offer super affordable farm lots, beach lots, and any real estate property. We are also 100% licensed and legit salespersons and brokers. Interested? Schedule a site viewing now. Real Property Finder or PRF Realty Services. We'll find the best property for you. Contact us now. Umaga po ulit sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa May San Diego Bukid kung saan papasukin po natin yung 6.2 has na property. So ito pong property na to is about 6 kilometers away from the highway, and then ito din pong property na to ay ongoing po ang pagpapagawa ng daan. So sa ngayon po mahirap pong pumasok, pero meron naman pong part na semento na, and then may part po na hindi pa. So ito pong property na to ay medyo malapad po yung kalsada niya. So maganda po itong mapasukin ng mga 4 wheels, kasyang-kasya naman po. And then yung property po is meron siyang 300 meters na frontage. So may kuryente na, may signal po ang cellphone, and then meron din pong sapa. Kaya lang po itong property na to ay na-clearing na. So medyo mura po siya. Kaya kung sa kumbaga sa kalakihan ng property niya, tas mura yung price, so maganda po siyang bilhin. And then ito din pong property na to ay meron pong part na slopey, and then pero mas marami po yung part na flat. So hindi naman po siya masyadong mahirap akyatin, gradual lang po yung pagka slopey niya. Buhay po ang may-ari, and then sila din po mismo ang nagbebenta. So wala po tayong magiging problema dun sa property. So tara po, pasukin po natin yung loob niya para po makita nyo. And then, pahabol po, meron din po pala siyang overlooking. Dalawa po yung part ng overlooking niya. So maganda din po tayuan siya ng kubo. So tara po, pasok po tayo. Pasok na po tayo sa 6.1 has. Bali, ito po yung pinakaunahan ng property niya. Uy, tumakas pa presyo na yun. So may 16 niyog na lang po ito kasi na-clearing na siya. Ano tawag dyan sa halaman na yan? Yan. Ano yung saan pinagagamitan yan? Ha? So dito sa part na to, wala siyang tanim. Diba? Dito sa part na to, wala siyang tanim, no? Mini pool lang po. Mini pool. Lubluban ng kalabaw to eh.
bayan nito. Oo, talaga. Kasi ang laki ng property. So ito pong property na to, binibenta lang to ng sa murang halaga kasi na-clearing na siya. Sako pa ba yung mga, anong tawag dyan sa puno na yan, kuya? Anahaw. O, hindi ko alam yung pambansang daan ko na itsura. Oo, maganda pastulan ng hayop, ano? Ano yung masukal? Di dala din lahat ng ano na yan, saging na yan. Pasada yun eh. Hindi, nasa mababa yun, pasada. Dala pa yun. Yung overlock ho ngayon, magdala pa ho yan. Okay, dala daw po yung mga sagingan na yan. Tumawid pa yun doon. Tumawid pa siya doon sa pinakataas. Oo, oh, yun o. Oh. Oh, okay, yan, pinakataas na yan. Yan po, may lubluban ng kalabaw. Sunod po tayo dun sa nakakaalam ng property. So lilibutin po natin lahat para po makita natin. Ito pong property na to, kagaya po na nasabi ko, is nasa 300 meters po ang frontage niya. So harap na harap siya ng kalsada. Wow! Overlooking ba tawag dito? Overlooking ano? So ito, nasa overlooking pa siya. Pwede ka magtayo rito ng kubo. No? Pwede kuya magtayo ng kubo dito, no? Fresh air. Ang daming puno ng ano? Ano yan? Anahaw? Pero yung pababa na yan, hindi na yan sakop. Ah, okay. Ha? So, nandun yung sapa? Pinakababawin ng puwalit. Ah, nandun ang lindero. So, yun yung pinakahangganan. Okay lang, hindi. Oo, konti lang. Mas maganda naman, okay natin. Okay lang. Pero po yung mga niyog na yan, hindi nasakop yan. Nakikita na yan. Ha, kuya? Hindi niya po yan. Okay. So, ipababa sapa lang. Sapa ba, Eric? Malayo. Hindi yan. Yung sapa, no? Yun yung sapa, yung gil, nakita mong gilid ng kahoy. Yan ang gilid, no? Yan ang sapa. Okay. Kumabila ng kahoy. Ito pa bababa pa dyan? Oo, bababa konti. Gradual lang naman yung pagkababa niya, okay lang. Kayang-kaya lang naman akyatin sa kababain. Kagandahan po nito, overlooking siya. So may fresh air. Lalo sa hapon, maganda siyang pasyalan dito. So pumasok po kami dun sa kabilang side ulit ng property, dito sa may kalagitnaan. Talaga po medyo masukal kaya hindi kami makapasok gano'n. Ayan po, marami siyang din tanim, mga fruit bearing. Ayan. So ayan po yung kalsada. Ayan po yung poste ulit ng Meralco. Sarap ng hangin. Para ka nasa Tagaytay. Akit pa po tayo dito sa may kabilang side ng property. Yan, sa ano pa po pasakop niya? Yung pababa na yan? Hindi na rin kasama. Alin, sir? Ah, okay. Yung mga niyog na yan. Hindi na yan. So, yung pababa lang ang sakop niya. Ang ganda niya. Awa nga, awa nito dati. Kaya anong ganda? Awa nito dati? Paliparan nito sa ranggulay. Oo nga, masarap po paliparan yan. Bravo.
na nga eh. Pastulan ng mga kambing pwede siya. Saka mga kalabaw, baka. Pwede kaya mag-poultry dito? Ah, may nagplano na siyang magtayo ng poultry. Oo nga, pwede rin eh. Eh, pasok sa poultry, no? Oo, pasok po yan sa poultry. Sabi ka sa area. Ang plano yung bubong lamang kita sa krasada. So, pwede po siya sa poultry, ha? Yan po yung mga idea na pwede namin ibigay sa inyo kung mabibili niyo po itong property na to. Ma'am, dito, kanan. Para makapot mo yung krasada ulit. Yung krasada na yan, eh. Dito, maganda dito ang daan. Hindi, tapos na. Hindi naman tayo sa dulo. Doon tatagos kalsada? Oo, tatagos ako yan. Kalsada. Tatawid pa ko siya. Hindi lang, hindi na sinumaakit. Hindi, okay lang po. Agip naman po ng video. Yan, taas na yan? Oo. Okay lang. Okay lang, sir. Yan, dyan na po yung kalsada ulit. Hindi natin mapapasok, no? Kasi marami siyang saging. Clearing. Ganito din. Pantayin. Oo. Papasok natin.